ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taong na may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay simulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Ibig mo bang gumaling?" Tinanong ni Jesus ang may sakit at baka nasanay na ang lalaking iyon sa kanyang kalagayan. Maaring sa tagal ng kanyang pagkakasakit, naiisip ng lalaki na hindi na siya gagaling. Ngayon, tinatanong din tayo ni Jesus kung ibig nating gumaling sa ating mga kasalanan. Gaano na nga ba katagal nating ginagawa ang mga kasalanang nakasanayan na natin? Naparalisa na tayo ng kasalanan kaya hindi na natin ninanais pang gumaling. Nasanay na tayong magsinungaling kaya hindi na natin alam kung ano ang katotohanan. Nasanay na tayong maging makasarili kaya hirap na tayong magbahagi. Kinagisnan na natin ang mga pamahiin kaya maging ang pananampalataya natin sa Diyos ay humihina. Ngayon, tinatanong tayo ng ating Panginoong Jesus, "Ibig ba ninyong gumaling? Ibig ba nating lumaya sa mga kasalanang matagal nang umaalipin sa atin?" Ang panahon ng Kwaresma ay magandang panahon upang magbalik-tanaw, upang makita natin kung ano ang mga kasalanang kailangang iwaksi sa ating buhay. Pagsasagawa, anong mga kasalanan o bisyo ang matagal mo nang ginagawa na nakasanayan na? Ihingi natin ito ng kapatawaran sa Diyos at simulan natin ang ating paglaya patungo sa bagong buhay.